Dina! Tawag ng isang babae sa labas ng kubo. Mama! Mahinang tugon ni Dina. Bumangon si Dina para pagbuksan ng ina. Bumalik agad siya sa pagkakadapa sa lapag. Nakita kita kanina habang pinapaulanan ka ng bala, kaya sinundan kita. Lumapit ang mama niya sa kanya. Awang-awa ito habang pinagmamasda ng dugo ang likod ng anak. Pasensya na anak, hindi kita naturuan kung paano maging aswang. Hindi ko rin naipasa agad ang itim na bato sa'yo. Ibinaba nito ang travel bag sa lapag. Binuksan yun, tsaka kinuha ang kumot. Itinupi pa yon para kumapalat gawing unan ng anak. Mama, masakit ang katawan ko. Magpahinga ka na muna anak, magpagaling ka, babawi tayo. Gaganti tayo sa mga nanakit sa'yo at pumatay sa kakambal mo. Mama, isa siyang bangkilan. Hindi natin kaya ang ganung aswang, di ba? Natahimik ang mama niya. Inahabol din ako ng ibang aswang kanina, mama. Pangagalit sa akin dahil nilagay ko raw sila sa panganib. Aalis tayo sa lugar na to, anak, kapag magaling ka na. Aalis tayo. Tao po! Tinig ng lalaki mula sa labas ng kubo. Napalingon sila sa pinto. Mama! Bulong ni Dina. Akong bahala. Dito ka lang. Tumayo ang mama niya tsaka lumapit sa pinto. Binuksan yun at lumabas tsaka isinara ang pinto ng kubo. Magandang gabi ho, Mrs. Gabriela. Sagot nito. Pasensya na ho sa abala. May hinahanap lang po kami na suspect. Baka ho naligaw dito. Sampit ng matabang pulis. Wala namang ibang taong nagagawi rito. Walang naanakawin sa bahay ko. Narinig nila ang pag-ubo mula sa loob ng bahay. May kasama ho kayo? Nagsususpetsa ang tono ng pulis. Maging ang limang kasamahan nito ay nakikiramdam. Oo, may ubo. May tuberculosis kasi siya. Biglang nagtaki pa ng bibig ang mga pulis. Ganun ho ba? Sige ho, pasensya na ho sa abala. Inaya na nito ang mga kasamahang pulis. Bumalik na to sa loob. Akala ko hindi pa sila aalis. Madali lang sa akin na tapusin silang lahat. Ma, bago tayo umalis gusto kong kainin ng puso at inumin ng dugo ng kaklasiko. Siya talaga ang target namin ni Kuya kaya umabot sa ganito ang lahat hanggang sa napatay siya ng aswang na yon. Ngumuso si Dina. Bakit? Anong meron sa kaklase mo? Mabangong amoy ng dugo niya. Nakakatakam. Parang punong-puno ng sustansya. Gusto mong malaman, ma? Puntahan mo sa school. Emmanuel Menendres ang pangalan niya. Nakakurious ako bigla, anak. Hindi ka magkakaganyan kung hindi nakakatakam ang dugo ng kaklase mo. Titignan ko bukas. Basta magpagaling ka muna sa ngayon. Kinabukasan, pumunta sa eskwelahan ang mama ni Dina, si Gabriela. Pasimpleng nagmanman sa gate ng school. Nakatakip ang ulo ng bandana para itago ang muka. Ang hindi niya alam ay pumunta rin ang anak niya. Nagbihis ito ng school uniform para makapasok sa loob. Nagmanman lang ito maghapon mula sa rooftop. Hinintay niyang mag-uwian. Pinagtanong niya sa ilang estudyante kung sino si Eman pero hindi nila kilala. Paalis na sana siya nang biglang may mabangong dugo ang humalo sa hangin. Natakam siya at naramdaman ang pagkalam ng sikmura. Nilingon niya ang pinagmula ng pagkabango-bangong dugo. Eman! Tawag ng isang babae rito. Lumingon ang binata sa tumawag sa kanya. Emmanuel. Eman. Siya nga. Nanlaki ang mga mata niya habang pasimpleng sinisinghot ang amoy nito sa hangin. Hindi ako maaaring magkamali. Amoy yun ang isang nagmula sa lahi ng mga babaylan. Bihira nang makatagpo ng babaylan sa panahon ngayon. Kapag sinuswerte ka nga naman. Huling beses siyang nakakita ng isang babaylan ay 10 taon na ang nakakaraan at ibang aswang ang nakadagit. Nang hinayang siya na hindi niya natikman man lang yun. Pagkakataon ko na.
Sorry anak, sa akin ang isang to. Plano niyang sundan si Eman at bibiktimahin ito sa sarili nitong bahay. Nakita niyang sinundo ito ng kotse. Lumabas doon ang magandang babae at bumati kay Eman at sa tatlong estudyanteng babae. Mas batang tignan yung isa. Mga kapatid siguro pero wala silang amoy ng isang babaylan. Bumalik ang tingin niya sa babaeng sumundo. May napapansin siyang kakaiba rito pero hindi niya matukoy. Inamoy ang hangin at pilit nilalanghap ang amoy ng babae pero wala siyang maamoy. Sino ang may dugo ng babaylan sa pamilya ng batang to? Ang ama ba niya? Kung ganon, ay may makakain pa akong iba? Napangisi ito sa naisip. Sumakay na ang mga target niya sa kotse. Saktong may dumaraang taxi kaya pinara niya yun agad. Pakisundan ang sasakyang yun kuya. May utang sa akin at ayaw magbayad. Tinatakasan ako. Yung may magandang kotse pa ang may utang sa inyo? Nagtatakang tanong ng driver. Gustong mapikon ni Gabriela pero hinayaan na lang niya. Coding ho. Sige na, paanda rin nyo na. Pinaharurot na ng driver ang taxi. Matagal din ang inabot ng biyahe dahil sa traffic. Pinahinto niya ang driver, di kalayuan sa hininto ang bahay ng pamilya. Tila may hinihintay doon. Nakita niyang may lumabas na ginang sa bahay at sumakay sa kotse. Tapos ay umalis din yun agad. Mukhang sinundo lang nila yon. Sundan niyo kuya. Nakarating ang kotseng sinusundan sa may tapat ng malaking bahay. Bumaba ang mga bata at ang sinundong mag-ina, pero hindi bumaba ang babae. Umalis din agad ang kotse. Pagkakataon nga naman, kuya, dito na lang ako. Nagbigay siya ng bayad tsaka bumaba ng taxi. Palilipasin niya hanggang sa lumalim ang gabi bago niya pasukin ang bahay. Samantala, naghintay si Dina na dumilim. Pakiramdam niya ay mas gagaling siya kung kakain siya ng laman ng tao. Aalis na sana siya nang dumilim at maghahanap ng makakain. Pero may mga humarang sa kanya. Yung limang aswang na humabol sa kanya noong nakaraan. Sa tingin mo, matatakasan mo pa kami? Sambit ng aswang. Kilala ko na ang amoy mo. Segunda ng kubot. Inablot nito ang buhok ni Dina. Ah! Yun na lang ang lumabas sa bibig niya. Sinundo nila ang mama ni Therese para doon muna mamalagi sa bahay ni na Eman habang may operasyon ng mga papa nila. Hindi raw kasi muna makakauwi ang mga papa nilang pulis dahil sa manhunt operation sa paghuli sa aswang. Masayang kumain ng hapunan si na Eman. Ang mama ni Therese ang nagluto para sa kanila. Nagtakama ng ginang sa gusto ng bunso na sashimi at sushi ay hinayaan niya na to. Saktong may nakahandang sashimi at sushi sa fridge. Bihira sa kabataang Pinoy ang mahilig sa pagkaing hapon. Kakatuwa ka naman, Elena. Sambit ni Mrs. Ramos. Mana po ako kay Mama. Mahilig sa Japanese food. Pagbibidang sagot ni Elena. Ako, itong si Therese ayaw ng mga ganyan. Ang gusto laging chicken ang ulam. Hindi ko mapakain ng gulay. Mama naman. Nakangusong sagot ni Therese. Nagkatawanan ng lahat. Nasa ganoong pag-uusap ang nasa mesa nang may kakaibang naramdaman si Eman. Pakiramdam niya ay may nagmamanman sa kanila. Tumayo siya para kunin ang buntot pagi na nasa silid ng mga magulang. Ang tanda niya ay may tatlo pang naiwan doon. Bakit kuya? Tanong ni Mimi. Hindi ito sinagot ni Eman. Umakyat siya sa second floor at pumasok sa kwarto ng mga magulang. Nakita niya ang mga buntot pagi na nakasabit sa pader. Kinuha niya ang mga yon tsaka nagmamadaling bumaba. Ipinatong niya ang buntot pagi sa mesa. Tapos ay nagtungo sa kusina para kuhanin ang garapon ng asin. Ibinigay niya yon kay Therese. Ayaw na mga aswang sa asin. Isaboy mo kapag may lumapit sa'yo. Ha? Dito sa loob ng bahay niyo? Teka, tinatakot mo naman ako. May papasok ba ulit na aswang? Hindi sumagot si Eman. Alam niyang ayaw ng mama niya ng bawang, pero bumili ito ng marami. Kinuha niya sa drawer na nasa sulok ng dining area ang isang tali ng bawang. Iniabot yon sa mama ni Therese. Hawakan niyo ho.
Kinuha niya ang isang buntot pagi tsaka iniabot kay Mimi. Protektahan mo sila, Elena. Akong bahala, kuya. Hindi ako mahinang kagaya nung bata pa ako. Hinawakan nito ng mahigpit ang buntot pagi. Elena, tawagan mo si mama. Sabihan mo siyang may aswang dito. Sige, kuya. Hinawakan ni Eman sa magkabilang kamay ang dalawang natirang buntot pagi tsaka naghanda. Tinungo niya ang sala tsaka naghintay ng pagkilos mula sa labas ng bahay. Sumunod sa kanya ang mga kasama sa bahay pero nanatili sa likuran niya. Ilang saglit ang lumipas ay may bumalya sa pinto. Hindi yun basta natibag. Ilang ulit na kumakalabog ang pinto. Pinipilit na mawasak yun at makapasok sa bahay. Napakapit si Mrs. Ramos sa anak. Akong bahala, mama. Niyakap ni Teresa sa dibdib ang nakabukas na garapon ng asin tsaka dumakot doon. Hindi inaalis ang paningin sa pinto. Ilang pabolyak pa sa pinto bago yun nawarak at bumagsak. Bumungad ang nakakatakot na aswang. Mahaba ang buhaghag nitong buhok. Kulubot ang mukha at naglalakihan ng matatalas ng ngipin. Nakalitaw yun dahil sa laki ng bibig ng aswang. Tumutulo ang laway nito habang nakatingin kay Eman. Bakas sa mukha nito ang pagkasabik. Itim ang buong katawan nito at malaki ang katawan, pero hubog ng isang babae. Parang mawawarak ang suot na orang na bestida dahil sa pagkabatak. Kuya, tanda ko yung suot niya dahil sa kulay. Nakatayo siya sa tapat ng school kanina. Sambit ni Mimi. Akin ang puso mo. Sambit ng aswang. Naglipat ang tingin nito sa mga hawak na buntot pagi ni Eman. Tingin mo'y mapipigilan mo ako niyan? Bakit hindi natin subukan? Inihataw ni Eman sa hangin ng buntot pagi. Tila nakadama ng takot ang kalabang aswang. Napapiksi ito dahil sa tunog na nilikha ng buntot pagi sa hangin. Hindi ka susugod? Ako susugod kung ganun. Si Eman na ang agresibong lumapit at hinataw ang aswang. Tinamaan ito sa braso. Sinubukan nitong iwasan ang mga sumunod na paghataw ni Eman, pero tinatamaan siya dahil sa liksi ng paggalaw ng binata. Sinalo niya ng kamay ang sumunod na paghataw ni Eman, pero hindi niya nailaga ng isa pang buntot pagi. Daig nito. Nagkamali ka ng piniling pasukin, aswang ka! Pinagpalitan ang hataw ni Eman ng aswang. Hindi niya itong binigyan ng pagkakataong makabawi man lang. Mas nilalakasan pa niya ang paghataw ng buntot pagi gamit ang buong puwersa. Napuno ng sugat ang kaharap na aswang. Hindi na rin nakapagpigil si Therese. Galit siya dahil muntik nang mapatay ng aswang ang mama niya. Lumapit siya ng bahagya at saka sinabuyan ito ng asin. Nakadama ng matinding sakit ang aswang. Nagsisigaw at tumatungal ito ng pagkalakas-lakas. Gumawa ito ng alulong ng isang malaking hayop. Dumakot ulit ng asin si Therese. Tumulong na rin si Elena at nakisaboy ng asin. Parang sinabuyan ng asido ang itsura ng aswang. Nagkasugat-sugat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtatatakbo ito palabas ng bahay para makatakas, pero hinabol ito ni Eman. Matulin niyang tinakbo ito at tumalon ng mataas. Sinipa ang aswang sa likuran na nagpatalsik dito at tumama sa rehas na gate. Lumikhayo ng ingay. Bagsak ang aswang. Hindi makatayo sa sobrang sakit na naramdaman. Hindi ko palalagpasin ang panghihimasok mo sa bahay namin at mga nibang buhay ng mga kapatid ko. Muling sumugod si Eman pero naglabas ng pakpak ang aswang tsaka tinangkang lumipad pa itaas. Magkanduwag! Bumaba ka rito! Nilundag ito ni Eman at naabot ang mga paa kaya hiniklas niya ito pababa. Bumagsak silang dalawa sa lupa. Agad na nakabangon si Eman. Hinawakan niya sa buhok ang aswang at iniumpog yun sa pader. Sinubukang gumanti ng aswang pero wala na itong lakas para harapin ang malakas na binata. Naglabasan na rin ang mga tao sa ibang kabahayan dahil sa kalabog na likha ng gate kanina. Nakita nila ang aswang na kalaban ni Eman. Aswang!
Sigawan ng lahat ng nanonood mula sa labas ng rehas na gate. Hindi inintindi ni Emma ng mga tao sa paligid. Ang gusto niya ay tapusin ang kalabang aswang. Alam kong hindi ka mamamatay agad. Kinuha niya ang buntot pagi na nabitiwan tsaka muling pinaghahataw ang aswang. Lumapit ulit sina Teresa at Elena para ituloy ang pagsaboy ng asin dito. Nangihina na ang aswang at hindi na kayang lumaban pa. Hindi nila tinigilan ang aswang hanggang sa mawalan nito ng malay. Unti-unting nagpalit ng anyo ito mula sa pagiging aswang. Naging ordinaryong tao ito pero puno ng sugat ang katawan. Napatay na ba natin siya, kuya? Tanong ni Elena. Hindi, nawalan lang siya ng malay. Hindi raw nagbabago ng anyo ang napatay bilang aswang. Tulad ng nangyari dun kay Dindo. Paliwanag ni Eman. Nahintakutan naman ang mga taong nanonood dahil sa nakitang pagbabago ng aswang at naging tao. Patay na yan! Sigaw ng mga tao. Hindi ko yata kayang pumatay ng aswang na nasaan yung tao. Sambit niya. Ako rin, ayoko. Tao pa rin ang anyo niya. Napailing si Therese. Anong gagawin natin dyan, kuya? Tanong ni Mimi. Tatawagan ko si papa mo, anak. Kinuha ni Mrs. Ramos ang phone nito at tinawagan ng asawa. Inabot din ang halos isang oras bago dumating doon sina PO3 Ramos at Andrew kasama ang iba pang pulis. Naabutan nilang wala pa ring malay ang sugat ang aswang na nasaan yung tao. Paano mo kinaya ang aswang na to, Eman? Tanong ni PO3 Ramos. Hindi ko rin po alam, sir. Basta ang gusto ko lang ay protektahan ang mga kapatid ko. Napakamot siya sa ulo. Ano po bang gagawin ninyo sa kanya? Delikado po na ikulong siya. Kaya rin niyang tibagin ang matibay na pinto. Nasira niya ang pinto namin na gawa sa kamagong. Hahanap kami ng facilities na kaya siyang i-detain. Sagot ni Andrew. Good job, anak. Hindi mo siya kailangan paslangin para hulihin. Teka sandali. Sambit ni PO3 Ramos. Kilala ko to. Si Gabriela. Siya ang mama ni Nadindo at Dina. Talaga ho? Maang na tanong ni Eman. Baka alam niya kung nasaan ang anak niya. Kailangan natin siyang ma-interrogate. Kinuha ni Andrew ang posas tsaka ipinosas sa likod ang mga braso ng babaeng aswang. Hindi rin siya kakayanin ang posas. Saan ba natin pwedeng dalhin to? Umarada ang kotse ni na Eman sa tapat ng gate. Bumaba mula roon si Claire tsaka pumasok sa looban. Ano nangyari? Nasaktan ba kayo? Napatumba siya ni Eman pero hindi namin alam kung paano ito at saan namin ikukulong. Kailangan nyo ng kulungan na gawa sa bakal ng gate. Titanium is better. Kung wala kayo nun, patay nyo na lang. Natawa si Claire sa sariling suhestyon. Isa na lang ang problema, yung anak niya. Sambit ni PO3 Ramos. Ayon ba? Halika. Inaya niya ang mga ito patungo sa likod ng kotse. Palayuin nyo muna ang mga tao. Sinunod naman ang mga pulis na inutusan ni Andrew. Pinalayo ng mga ito ang mga miron na nakikiusyoso lang. Binuksan ni Claire ang trunk. Tumambad doon ang walang buhay na aswang. Si Dina. Kilala nila ito dahil sa buhaghag na buhok at sa school uniform na suot. Nanatili itong aswang hanggang sa kamatayan nito. Ano nangyari? Paano mo siya nahuli? Tanong ni Andrew. Habang kwento, tugon ni Claire. Ang mahalaga ayan na siya. Nakisilip na rin sina Eman. Baka nagmanman din siya sa school kanina kaya naka-uniform siya. Tama, parang nakita ko siya sa rooftop kanina, nakadungaw. Segunda ni Elena. Paano naman natin ibibiyahe yun? Itinuro ni PO3 Ramos ang mama ni Dina. Baka biglang magising sa patrol car at patayin tayong lahat. Malabong mangyari yan. Gawa sa buntot pagi at asin ang mga sugat ng tinamo niya sa katawan. Matatagalan ang paghilom ng mga sugat niya. May tatransport niyo pa siya sa ngayon nang ligtas kayo. Paano niyo nalaman, Eman? Nagtatakang tanong ni PO3 Ramos. Nagbabasa kasi ako ng mga Philippine folklore. Sige, pasok na ako sa loob. Bahala na kayo riyan.
Sumunod na ring pumasok si na Claire at ang mga bata.